determined to send relief unto the brethren which dwelt in Judea, which also they did, and sent it to the elders by the hands of Barnabas and Saul. Okay, Panginoon, maraming salamat sa inyong mga salita, Panginoon, sa bilang namin. Pag-aaralan ang bilin yung mga salita, Panginoon, na nangyari sa Book of Acts, mga disipulo nyo, Lord, kung paano sila nagpatuloy. At mga panahon, Panginoon, na ito namin, protection sila. But after this mga bagay na yung Panginoon, ito naman ay mga specific stories about the disciples, ang ginagawa nila at ano nangyari sa kanila, at para kami po yung matuturin para ipatakbuhin ng church aming sarili mga buhay, paano mag-ministeri sa iyo, Panginoon. So we pray na matuto kami. Maraming salamat po rin sa yung katapatan, kapatian sa amin. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Okay, so yun nga, sinasabi ko kanina, mga bata, yung Book of Acts, okay, so alam niyo yan, di ba? Ito yung books. So dito yung New Testament, yung mga kulay blue. Ito nyo ba? Nawala na naman. Ngayon na pa ba? Bagal. Ayan, nawala na. Ayan, tingnan nyo na lang yung Bible nyo. Okay. So, unang books, ano nangyari? Sa New Testament, apat na gospel books, di ba? Matthew, Mark, Luke, and John. And then after niyan, yung Acts na. So, ang kwento ng Matthew, Mark, Luke, and John, yung buhay ng Panginoong Yesus. So, bakit apat na beses sinabi? Nagbabasa ka niyan, ay, namatay na si Jesus, umakit sa langit. Tapos, Matthew, Mark. Pagdating mo ng Mark, John the Baptist agad. So, bakit ganun? So, kasi po yan, ay yung Matthew, Mark, Luke, and John ay Gospels. Separate po yung mga libro. Okay? So, yeah, Matthew, Mark, Luke, and John, kulay blue. And then, yung pang-apat, yung Acts. Okay? So, pag sinabing Acts, actually, Acts of the Apostles to. Ito yung mahabang title niyan. So, ano yung ginawa nila after si Jesus ay umakit na sa langit. Pinagkatiwalaan sila ng Gospel. Kayo na yung mag-preach ngayon. Okay. So, anong ginawa nila? So, may mga tama silang ginawa, may mga mali, may mga, hindi natin alam kung tama at mali, inaaral natin. Okay? So, para ipattern natin yung sarili natin sa kanila, makita natin kung ano yung tamang church. Pag may sinabi yung iba dito na Catholic Church ang tamang church, nasan sa Bible yun? Wala kang makita. So, malayo, baliktad pa. Walang gano'n, wala si Peter ay naging Pope, wala dito yon. Kaya inaaral natin isa-isa, si Peter may asawa, sa gospel, ano yan. So, alam mo ngayon, pag may nagsinungaling dyan, may mga false prophet, napansin nyo ba yun? Marami sa Bible na false prophet, false teachers. So, anong gamot doon? Ano yung panlaban natin sa kasinungalingan? Hindi katotohanan, in general, di ba? So, pag may sinasabi sa yung kasinungalingan, paano kaya malalabanan to? Alamin mo yung totoo. Pag alam mo yung totoo, yung kasinungalingan, laglag yan. Hindi mo na yung kailangan paniwalaan, hindi ka... Sabi din ni Moses, pag may isang propeta diyan, sabi, ikaw dapat every Sunday ka dito, pag hindi ka ano, nasa gasaan ka, mga ganun. So may mga ganun kasi ano eh. Pag medyo kontrolado nila yung tao, niloloko nila. Wala, magbigay kayo, ayan, offering box natin, magbigay kayo lagi diyan. Pag hindi niyo ginawa 'yan, kakasakit yung anak nyo. Mga ganun. Wala naman natang ganun. Hindi, meron yun. Pero, in-exaggerate ko lang. Okay? So, may sinasabi sa Book of Moses na pag may mga propetang hindi naman totoo, hindi naman nangyayari yung sinasabi nila, huwag mong katakutan. Huwag mong sundin. Okay? Pero ngayon, dito, kaya inaaral natin itong ano nangyayari sa Book of Acts, malalaman natin kung ano talaga yung kung paano kumilos ang Diyos, no? Hindi yung ano sabihin nila, yun na yun. Meron pa ngayon na uso yung dispensation na sinatawag. Dati, naano rin ako dun eh. Kasi nga, yun ang layak ko narinig eh. Mas parang gagaling nung nagsasabi nun. Yung pala, hindi rin pala tama. Diba? So, pag inaral natin ito, yung mga kasinungalingan, maintindihan natin na ma-suppress natin. Amen? So, last week actually, natapos tayo kay Peter
At kung paano, alam nyo na yung Jews and Gentiles, pagkakaiba ng Jews and Gentiles. Sino yung mga Hudyo? So, okay, ulitin ko ha. So, unang sa Genesis, mayroong mga, sino yung unang tao? Sino yung unang tao? Eh, walang points to ha. Okay, si Adam ni Anib. Sa ano na lang, sa hapon yung ano, yung may taas ng kamay. Dito, okay na yan. Adam and Eve, and then, sino na? Sino yung anak nila? Basta marami. Si Cain at si Abel yung unang pinangalanan na lalaki. So, pinatay, sinong pumatay? Sinong pinatay? Okay, pinatay si Abel ni Cain, di ba? So, first murder. So, tapos, anong nangyari? So, hindi maganda yon. So, gusto ng Diyos, gumawa tayo ng mabuti. Siyempre, baligtas muna tayo. Anyway, yung tao, hindi sumusunod sa Diyos. Hindi lahat. Okay? So, lumipas ang maraming panahon. Talagang naging magulo na naman. Anong ginawa ng Diyos? Yung sunod na sikat na kwento, yung Noah's Ark, di ba? So, nilipol na naman sila ng Diyos kasi talagang violent na sila. Okay? Full of violence. Tapos, sino siya? Nag-umpisa naman ng Diyos kay Noah. After kay Noah, syempre, 8 people, sila na lang parami. Ganun na naman. Ganun yung cycle na naman. Marami na naman hindi sumunod sa Diyos. So, nag-umpisa na naman siya sa kanyang lingkod na si Abraham. Ano pala tayo sa kanya. So, after kay Abraham na, yun na yung sunod-sunod na. Kay, basahin niyo yan. Okay? Pagkatapos si Abraham, si Isaac, Jacob, din yung 12 anak nila, din yung 12 anak nila, naging Israelites, sila yung tinawag na nation ng Israel. Bakit tayo napunta doon? Ayan, Jews and Gentiles. So ngayon, itong anak ng Israel, yung 12 tribes, sila yung naging nation of Israel, later nahati sila, naging Judah, tsaka Israel. Pero itong yung nation nila, nag-upisa ka sa Israel, kay Saul, David, and Solomon, ang daming tinuro sa kanila ng Diyos doon. Ito yung gagawin niya, ito yung gagawin niya. So again, yung cycle is, may susunod sa Diyos, may hindi. Diba? Ganun eh. Kahit minsan sa magkakapatid, ganun. Yung iba, hindi susunod. Sa church, ganun din. Alam niyo bang ilang taon ako sa church namin doon? 17 and a half, ganyan. Ang dami ko nakita doon, yung may mga taong katulad niyo rin, katulad din natin. So, umpisa, masigasig, madanguli, mawawala. Kasi, ayoko pala sa church. Bakit nga ba ako doon? Ayoko na. Ang daming ganun. So, kaya hindi natin, ano, sanay na tayo dapat doon. Dahil nasusunod lang sa Diyos, yung gusto sumunod sa Diyos. At sila yung pagpapalain ng Diyos. Yung iba, hindi pwedeng kumpara yung sarili mo sa kanila. Dahil ang pangako ay doon sa mag-obey. Yung blessing, okay? So yun, so nasa yung Hudyo doon? Yun, yung naghiwalay nga yung Judah at Israel, yung Jew, yung Judah yun yung naging Jew. Sila yung at the onset, sila yung sumusunod pa rin sa Diyos. Okay? So hanggang sinakop yung Israel, nawala na yung Israel, nasakop, naubos, nag-scatter sila. So natira na lang yung Judah. Okay, sila na yung Jew. Diba? Judah, Jews. So ngayon, itong mga Hudyo, sumusunod yung una yan sa Diyos, bandang uli, hindi na rin. To the point na yung iba sa kanila, sumasambala sa demonyo. Iniwala ba kayo? Yun ang totoo. And then, pero may mga sumusunod pa rin. So, pero actually, badalas na hindi, konti lang. So kaya tayo, hindi tayo nagtataka bakit please tayo ng please dyan. Mas marami nag-flock dun sa Catholic, dun sa CCF. Ganun ang ganun ang kalakaran. Nadala sa hindi ay yung gusto sa purong-purong salita ng Diyos, konti lang. Okay. Pero okay lang din yun. So, yun. So, sila yung Hudyo, and then, ano nangyari? Sila yung na-scatter din. Okay? So, dahil sa tingin nila, sila yung sumusunod sa Diyos, mababa yung tingin nila sa mga Gentiles. Kung sinabing Gentiles, actually, isang grupo ng tao yun eh. Pero, sa kalaunan, basta tinuring nila lahat ng hindi Hudyo, Gentile. No, mali naman yun. Pero, yun ang naging hatian. Okay? Huwag tayong punta doon.
Introduction lang. Yan. So, sino yung mga Hudyo ngayong kilala nyo? Sa panahon ni Jesus, sino yung mga Jews? Yung mga naging anak ng mga Judas. So, halos karamihan sa kanila. Si Jesus. Okay, yung 12 apostles, except one. Yung isa po dun, hindi yung Hudyo. Si Simon the Canaanite. Pinagtatalo na yan hanggang ngayon. Tinignan mo sa Bible, Canaanite nga eh. Ba't ka tatawagin Canaanite kung Hudyo ka? Eh, so nakahati na si Canaan. Lahat sila nasa Canaan eh, di ba? Yung region na yun, Canaan yun eh. Ba, kaya tinawag siyang Canaanite kasi hindi siya Hudyo. Yun lang yan. Okay? So, yan. Kaya sabi dito, preaching the word none but unto the Jews only. So, ang ginawa ng mga, isa natin ulit. So, nung dumating si Jesus, siya'y Hudyo, so siya'y pinangako Messiah, pero lahat hindi naniwala sa kanya. Hindi lahat naniwala sa kanya, I mean. Okay, dapat supposedly, lahat maniniwala sa kanya mga Hudyo. Kasi pinangako ng matagal sa kanila yun. Parang, oh, mga Pilipino, mayroong isang magiging presidente in the future, pag siya naging presidente, lahat ng Pilipinas, yay! Abangan natin yan. Kailan kaya darating yun? Sa palagay nyo, di ba? So, abangan natin yun. Kaso, hindi na darating yun. Hindi. Kasi ang pag-asa natin wala naman sa politiko. Lahat siyang korap eh. Karamihan. So, parang ganun yung sinasabi sa lang kay Jesus. Darating ang Messiah, nung dumating si Jesus, hindi lahat naniwala. So, pero yung ibang naniwala, yun yung mga naligtas at naging Christians. And then, yan. Pero napansin nyo dito, ang nangyari sa mga disipulo ni Jesus, sa halip na i-preach yung gospel sa lahat ng tao, ang ginagawa nila, namimili sila. Okay? Parang may kulang pa ako, no? Napunta sila dito yung kay Peter. So, yung huling na, hindi nyo na inubutan kasi, yung huling pinag-preachan ni Peter, mga Gentiles. O, hindi sila Hudyo. So, nung una, ayaw nila noon, pero nung nakita nila, naligtas din yung mga Gentiles, pinuspos din ang Banal na Espiritu, sabi ni, ganun pala yun. Sa palagi, sino bang gustong i-bless ng Diyos? Yung mga certain people lang ba? Yung mga Amerikano lang bang gustong i-bless ng Diyos? Ba, sino yung gustong i-bless ng Diyos? Pagpalain. Sino? Alam yung sabihin, pagpalain? Ano yung sabihin nun? Bless! Ano yung sabihin nun? Yung pinakasimple lang ha, yung umaman, yun ang pinakasimpleng manifestation ng blessing, hindi lagi. Para lang maintindihan ng mga bata. Okay? So, nakikita nyo naman yun, di ba mga bata? Nakikita nyo naman yun, di ba? Bakit yung ibang tao mayaman, yung iba hindi, di ba? So, para gawin natin simple lang. So, yung iba kasi, binibless ng Diyos. Okay? So, iba, pinanganak sa Amerika. Eh kahit konting trabaho mo lang doon, laki na sweldo mo eh. Kasi maunlad mismo yung buong bansa. Ganun yun. So pero kunwari tayo, sa probinsya tayo pinanganak, kahit anong sipag mo doon, meron ka ding pera pero hindi ganun. Okay? So ano pang illustration ko para sa mga bata? Ngayon, pinanganak ka, anak ka ng kusino. Diba? Tulad ni Stephen. Pag ano yan, pag walang juice yan, pag lunch, masama loob yan. Samantalang nung unang panahon daw, yung mga hari nun, sila lang yung may juice. Alam nyo ba yung juice? Basta yung pinipigang mga prutas, tapos iinumin mo lang. Sarap nun, di ba? Dati, mapakamahal nun kasi mahirap i-produce. Ngayon, mura na. Anyway, nakuha nyo ba mga bata, yung sabihin ko ng pinagpala? Pag sinabing pinagpala, binigyan ng blessing. Ano naman yan? Pera, kalusugan. Pero magandang illustrate kasi pera kasi yun yung kitang-kita ng tao eh, di ba? Bakit siya? May ganun kami. Wala, di ba? So, ano naman sa ba tayo? Yan, so, wala ko ah. Basta yun, yung mga Hudyo, nakita ang sa palagi nila sila lang yung pagpapalain ng Diyos. Yung pala pati ibang tao ngayon, alam na ng mga iba dito eh.
pag binasa natin sa Old Testament, actually, umpisa pa lang, gusto ng Diyos, lahat pagpalain niya. Eh, ba't hindi lahat pinagpapala? Unfair. Alam niyo na ba yung unfair? Ginabing unfair? Hindi pa. Hindi pa atas. Kunwari, binigyan ko ng, ano, ng candy. Eh, gusto ko, si ano lang, si Jocelyn lang may candy. Kayo, wala, ha? Fair ba yun? Fair? Hindi fair, di ba? So, pag fair, dapat lahat kayo. Ayan. So, tindihan niyo mga bata. So, ang gustong pagpalain ng Diyos ngayon, lahat ng tao, pero hindi laging ganun. Kasi katulad ko, isang gusto kong itong mga bata, yung mga anak ko, gusto ko lahat bigyan ng ano, cellphone. Kasi walang budget. Diba? Kunwari lang may budget, automatic po, bibigyan ko sila, automatic. Hindi lagi, bakit anong gusto, anong bakit ko hindi sila bibigyan? Kahit may budget na ako. Ha? Si Pamela. May budget na ako, pambili. Magkano lang naman cellphone eh. Oh. Pero ba't walang cellphone si Stephen? May cellphone ka ba? Wala pa. Ba't hindi binibilan? Ha? Mahirap ba yung tanong? Sige. Isipin nyo lang. Kasi ang Diyos, pwede niya ibigay lahat eh. Diyos siya eh. Pwede niya ibigay lahat siya. Pwede lahat ng bansa, may langis, maunlad, eh, mauubos yan. Mauubos ba yan? Yung isda, mauubos ba yan? Mauubos ba? Kung gusto niya, ha? Bakit hindi binibigay ng Diyos lahat ng blessing? Hindi lahat sa lahat ng tao. Ba't yung iba sobra-sobra? Parang sa mga anak, ba't hindi binibigyan si Tishana, bigyan ko ng cellphone. Nakakuha niyo ba, mga bata? Paano tayo nakakamove ba? Bakit, Lian? Chelsea? Ha? Pwedeng hindi sumusunod. Tama yun. Eh, ba't naman? Ano ngayon hindi sumusunod? Anak mo yun eh. Bigyan mo ng cellphone. Yan. Kasi yung magulang yung nagde-determine kung ano tama at mali. Tulad nun, hindi pa kailangan ni Shana yun. Kahit nga Stephen, hindi naman kailangan. Sa bahay lang kayo eh. Cellphone pa kayo. Diba? Ang daing kalokohan dyan, cellphone. Okay? So, maraming dahilan. So, yun. So, babalik tayo sa mga Israel tsaka buong bansa, buong mundo pala. Ang gusto pala ng Diyos lahat, pagpalain. Pero hindi. Bakit? Kasi hindi naman lahat sumusunod sa kanya. So, nagumpisa sa mga Hudyo, hindi rin sumunod sa kanya. Pero kung lahat ay natalima sa Diyos, susunod, pagpapalain tayo lahat. Yan ang rule dyan. Okay? So, ngayon, pagdating sa kaligtasan especially, yun dapat, di ba, yun yung pinaka, ano, okay lang, mahirap kami dito, basta sa langit kami. Ipagkakait ba ng Diyos yung kaligtasan sa langit sa mga Negro, for example, or sa mga Chinese? Dahil lang Chinese sila. Hindi, di ba? Hindi dapat. Okay. Pero sa China ngayon, binaban yung ano doon, Bible, wala tayong magagawa, di ba? Anong gusto kong sabihin? So, yun. So, umuumpisa pa lang, gusto ng Diyos, lahat maligtas. So, yung mga Hudyo, yung mga Kristiyano dito, sino Peter, hindi pumasok sa utak nila yung kahit nasa nung unang panahon pa, yun ang gusto ng Diyos, maligtas lahat. Okay. Pero dito sa Acts 10, and 11, doon, naligtas na nga yung mga pamilya ni Cornelius, kung saan sila ay hindi Hudyo. Okay, naintindihan nyo na, mga bata, yung Hudyo, hindi ano yung Hudyo. Ano yung, yun yung kaninang Abraham, Isaac, Jacob. Yun yung mga anak-anak nila. At parang yung Judaism na yan, parang siyang religion. Dalawa sila eh, meron silang state, parang bansa, tas at the same time, may isa rin yung religion nila. Isang Diyos natin, so isang paraan ng pagsamba natin sa Diyos. So, ganun yung mga Hudyo. Okay? Okay lang, hindi nyo agad makuha, pero at least nakikinig nyo. Makukuha nyo rin yung future. Okay? So, nung naligtas na yung mga Gentiles, dito na tayo nag-umpisa ngayon. Now, when they were scattered abroad and upon the persecution of that arose about Stephen. So, sino si Stephen? So, siya yung unang martyr daw. Huh?
So siya yung pinatay para dahil sa pananampalataya niya. Ba't kaya pinapatay yung mga nananampalataya lang? Ana, bakit kaya? Kaya ako, naniniwala ako kay Santa Claus. Papa, yung papatay ba sa akin? Siyempre, wala, di ba? May naniniwala ako kay ano? Kay Ala. May mapapatay ba sa akin? Wala eh. Eh kay Jesus, naniniwala ako kay Jesus. May mapatay ba sa akin? Depende kung nasang lugar ka, di ba? Ang nakikita ko dyan ay kasi ang tao nga, hindi lahat, pero ang tao, pagtanda-tanda nyo, magkakaroon kayo ng pride about kung many things, di ba? So alam nyo ba yung iba dyan, nagkapatayan, nagkabungguan lang? Di ba? Nagkatinginan nga lang eh. Papatayan na. Pag lumaki kayo ng di maayos ang pag-iisip nyo, di maayos yung pinagkakabalahan nyo, ganun yung utak nyo. So ngayon, bakit kang papatayin dahil naniniwala ka lang kay Jesus? Kasi ito yung totoong religion at si Jesus, sinabi niya kung ano yung mangyayari sa kanila, yung judgment sa kanila, at hindi nila gusto yun. Diba? Ano yung message ng Christianity? Maliligtas sa manampalataya. Ang hindi manampalataya, imperno. Eh, paano yun? So, syempre, mag-iisip yung tao, parang napaka-unfair naman. Samantalang hindi rin dapat, kasi kung ayaw nila, di wag silang maniwala, bakit mayroon patayan? Kasi nga, hirap explain. No? Parang ganito na lang, bigyan kayo ng example. Kunwari si Leah nagbebenta ng baboy, kunwari. Tapos si Chelsea nagbebenta ng isda. Kunwari lang. O siyempre, kumikita sila pareho, kasi gustong kumita ni Chelsea ng mas marami. Sabihin nga ni Chelsea, ay, huwag kayong bumili ng baboy kasi kakasakit kayo. Okay lang ba sa'yo yun? Siyempre, hindi, di ba? So, kahit opinion niya lang yun, naapektuhan ka ng opinion niya, di ba? Pati yung mga mamamili. Pag hindi na sila bumili ng baboy, di yayaman siya, ikaw, maghihirap, di ba? So, ganun nga, may conflict of interest sa religion. Okay? Actually, hindi nga dapat kung naintindihan lang natin yung religion talaga, pero ibang tao kasi hindi. Kaya nag-aaway, hindi naman kailangan. Okay. Na-close. Okay, so yun na. Basta yung mga Hudyo, mataas ang tingin nila sa sarili nila. Hindi nila preach yung Word of God sa mga hindi Hudyo. Sa atin lang to, sa atin lang yung kaligtasan. Sinarili nila. Kahit mga Kristiyano na. Pero sabi dito, sila ay nagkalat kasi nga sila ay pinipersecute. Ano yung persecute? Sila ay inuusig. So, alam nyo ba inuusig? Example tayo, di ba? May gathering tayo maayos dito. Sumasamba tayo sa Diyos. Nagkakantahan lang naman tayo. Eh, pag pinagbawalan ka, ang tawag doon persecution. Kasi ang inuusig talaga yung mga criminal, di ba? O bakit mo hulihin yan? Kasi pag di siya inuuli, nagnanakaw, di ba? Pero pag hindi ka naman criminal, dapat di ka hulihin, di ba? Yan ang persecution. Nangyari sa kanila yan. Okay, pero nung sila'y pinersecute, nagkalat sila ngayon. Kalat sila. Pero nag-preach sila kaso sa mga Hudyo lang. Okay. Move on tayo. And some of them were men of Cyprus and Cyrene, which when they were come to Antioch, spake unto the Grecians, preaching the Lord Jesus. Okay? So, yung iba sa mga mananampalataya, kasi nga, kumalat na yung gospel, alam nyo ba yung Cyprus? Nakikita ko ba yung aking ano naman dito? Mapa natin. Okay. So, nasan tayo dyan? Dito, ha? Yan, yung sa gitna, yung Israel. Revelation to, eh. Ito, yan, Cyprus, oh. So, yung Jerusalem, andyan. Okay? So, yung mga Kristiyano, parang kahit kayo, di ba? Mga Pilipino daw. Saan makakita ng Pilipino?
Sabi niya, sa buong mundo, may Pilipino na. Kasi nagtatrabaho, ganun yun eh. Kung saan magkakikita, doon sila pupunta. So yung mga Kristiyano noon, dahil pinipersecute sila sa Jerusalem, yung iba sa kanila, hindi iba dyan, kakalat yan. Yung iba daw, napunta dito sa Cyprus. At ano pa yung nabanggit kanina? Antioch, ay. Dito ba? Wala yung Antioch dito, pero banda dito yung Antioch. Yan sa Adana na yan. Banda dyan yung Antioch. Yan ba tayo dito? Yan, oh. Cyrus and Cyprus and Antioch. May importanteng place sa Bible kasi according sa ating binasa, maraming naniwala doon. Okay, yun yung blessing eh. Noong una, ayaw nilang lumabas sa Jerusalem. Pinersecute sila, kumalat sila. Wala sila pa na, mapatayin sila eh. Hindi kumalat sila. And then, dahil Kristiyano sila, nag-preach sila, nag-soul winning sila. Ang dami nilang na-win. Ngayon, isa sa mga doon, sa mga na-win daw nila, nagpunta ng Antioch at kinausap yung mga Grecian. Pag sinabing Grecians, isa yan sa mga binabanggit kahit sa Romans natin, parang comparable yan sa mga Gentiles. Kasi nga, ang uso nun, yung mga Greek. Alam nyo ba yung Greek? Napanood nyo yan, di ba? Actually, maraming kinuha yung ngayon, yung Western world sa Greece, sa Roman. Kaya sikat yan. Pero, nung panahon ni Jesus at yung mga panahon ng apostol, yan yung sikat. No, yan yung sikat na language. So, pero ang katangian nila, mga sumasamba sa Diyos-Diyosan yan. So, parang tayo din ngayon. Ang mag-iisip ka, puta na mga Mormon niya. Ito, sa banda dito, maraming Mormon dyan eh. Napansin niyo ba yun? Ay, hindi niyo pala yun. Ano. Kasi kami, tinatanong namin eh. Dito, sa banda dito, sa Doña Pepeng doon. Sa Tulay. Dahil Mormon doon eh. Parang kailan lang, may Mormon din sa inyo eh. Pero doon, sa pagtawid daw doon, dami daw. Ay, well, Mormon, huwag na tayo mag-soul winning dito. Ganun ba yun? Hindi rin. Kasi, hindi mo alam dyan yung mga tao kung sino tatanggap sa Panginoon. Yun ang prinsipyo natin soul winning. Dapat. Kaya ito nakita natin dito. Yung makikita natin dito eh. Kinausap nila, pinis nila ang Panginoong Jesus. Okay, nakita nyo? Preaching the Lord Jesus. Grand. And the hand of the Lord was with them. Uy, may kamay sila. Anong sabihin nun? Talinhaga yan ha. Pag sinabing kamay ng Diyos nasa kanila, anong sabihin nun? Yung ginagawa nila, pinagpapala ng Diyos. So, nag-soul winning sila. Maraming tumatanggap. Amen. Ganun yun, pinagpala. Hindi sila yung parang walang mangyayari sa atin dito. Okay? At sabi niya, a great number believe. Pag sinabing number bilang, pag great, malaki. Pag sinabing great number, madami. Okay? So, blessing talaga. And turn to the Lord. Okay? Yung Lord dyan ay yung Panginoong Jesus. Ay sabihin nun. So, ganyan lang po ang Christianity. Yung iba dyan, hindi naniniwala nung umpisa. Bahay kasi mga bata pa kayo, pero salamat. May tiwala kayo sa Diyos. Amen? Nandito ba kayo dahil ano? Bakit ba kayo dito? Diba? So, nagtitiwala kayo sa Diyos. Diba? So, pinipreach natin dito. Yun dapat. Okay? So, ganyan din yan. Yung mga matanda, kahit sino pa yan. Pag nagtiwala sa Diyos yan, kaya gusto ko lang yung kausap yung mga magulang nyo. Kasi wala nang ano yan. Wala na kayong, walang, hindi na kayo napipigilan. Diba? So, tutuloy-tuloy kayo sa church pag ganun. Okay, so ganun ang ginawa nila. At marami na ng palataya. Ngayon, then the tidings of these things came unto the ears of the church which was in Jerusalem. So, naalala nyo kanina sa Jerusalem, doon talaga nag-umpisa yung Christianity. So, nung narinig nila, nabalitaan nila, no? May nag-text sa kanila, uy, marami naliligtas dito ah. Sabi nyo, they sent Barnabas that he should go as far as Antioch. So, bakit? So, para, kasi nga, hindi joke lang yung text. Obviously, wala pa text dati. So, pag ganyan, nabalitaan mo lang yan, masaya yun. Magiging masaya yung mga nasa Jerusalem. Kaya gusto nila siguraduhin, pati yung doktrina, di ba? Tayo, ganun tayo. Tinatanong yan, ano ba tinuturo nyo dyan? Okay? Kaya, in I believe, yun ang dahilan bakit sinugo si Barnabas. At from this, nakinig na natin si Barnabas nung mga unang part eh. Siya yung basta matapad siya, di ba?
Ang sabi dito, pinuntahan niya. At nung pagpunta niya doon, ano sabi niya? Had seen the grace of God and was glad and exhorted them all. So, preacher pala si Barnabas. So, galing sa Jerusalem. Pero minsan, yung mga bagong churches, may mga kailangan silang marinig na dapat nilang marinig na minsan din nilang narinig. Diba? Kasi kung yun yung nag-preach, yun ang marinig nila. Pero kaya, kahit sa atin, ganun tayo. Minsan may bumibisitang pastor dito. Dito ba kayo nun? Yung ano natin? Wala pa kayo masyado nun eh, no? Naglaylo kayo nun eh, no? Sa bagay, sina first anniversary. Bagay. So, minsan may mga bibisita tayo dito. Gagawin natin yun para makita nila kayo, tayo, na nagpapatuloy tayo sa Panginoon. Masasaya sila. Na-imagine nyo ba? So, maraming mga churches kami, nang galing kami sa Antipolo, Masinag. Ganito rin yun. Church din, nag-aaral ng salita ng Diyos. Nag-pray pa, bawat isa. Okay, sumasamba sa Diyos. So, masaya sila ngayon, nandito tayo, kailan nga laki, namusta kami. Kasi sabi ko, pray for our ministry here. May bago tayong, ano nga, nagtutuwa sa bata. Natuwa naman. Sabi, naalala tayo. Sabi, may kailangan namin yung picture ng anniversary nyo. Kasi yun. May question ba? Anong bili? Okay, sabi dyan, ano yung sinabi niya? Ano yung exhorted? Pag sinabing exhort, parang ginagawa ko sa inyo ngayon, nag-preach lang ako, di ba? Pero as a result ng preaching, ano nangyayari sa inyo dapat? Sana hindi lang kayo na-entertain, ha? Di ba? Napapalakas kayo. Andito pala, nakikita niyo yung future niyo. Sabi ni Pastor, pag ako daw lumaki dito, magiging maganda yung buhay ko. Bukod sa naligtas tayo, pagpapalain kayo ng Diyos, di ba? Hindi katulad ng nakita nyo yung mga kapitbahay, kaya tinatanong nyo yung mga kapitbahay nyo doon eh. Ilang taon na po kayo dito? Hindi naman sana nalait, di ba? Pero, yung ibang pag pinagpala ka ng Diyos, syempre, nangangarap ka din sa mga anak mo, di ba? Anong gusto mong maging buhay ng anak mo? Anong gusto mong maging buhay ng anak mo? Pamela. Na-imagine nyo na ba yun? Maganda. Paano masabing magandang buhay? Okay, yan. Isa yan. Isang pangit ang tambay, di ba? Nakita nyo naman yan, di ba? Ha? Maingay. Hindi lang yan. Buti nga kung yan lang eh. Sabay, kahit sa mga maganda subdivision doon, may mga ingay din daw eh. Pero at least medyo civilized kahit paano. Di ba? Dama yun. So, mababaw pa yan ha. Yung pa lang yun. Walang di tambay, syempre. Madalas ay hindi. Sino ba yung mga hindi tambay? Yung mga busy. Masipag. May maayos sa trabaho. Di ba? At maayos yung pinag-aralan. Maayos yung utak niya. Maayos yung utak niya. Masagana rin lahat ng ginagawa niya. Yung pinaka-specific naman. Kaya nga tayo sa church eh. Nasa church kayo lahat. Di ba? Sumasamba kayo sa Diyos. Naglilingkod kayo sa Diyos. Yung pinakamagandang buhay. Kasi minsan di niloloob ng Diyos. Lahat tayo umaman eh. Wala rin naman sa Bible yun eh. Pero yun ang basic na laging binibigyan natin illustration sa mga bata. Kasi talaga merong, may ano rin yan, may correlation din yan. Eh. Pag masipag ka, meron kang pera. Pag may pera ka, mas marami pang makukuha sa buhay na mas kailangan mo talaga. Talagang edukasyon, di ba? Ano pa, kalusugan. Yung maganda lang sa Panginoon, binabalas siya rin tayo eh. Pero in general, ganun yun. Okay? Marami punta doon. Ayan, so in-exhort sila ni Barnabas. So, kaya kailangan lagi andito kayo. Di ba, sabi ko sa inyo dati, nahihiya pa ako sa inyo eh. Sabi ko, sana dito kayo every Sunday. Eh, nakikita ko kayo, okay, natututo naman kayo, pero mas maganda kung every Sunday morning, Sunday evening, Thursday na rin, di ba? Titira ka pa. Ito mga bata, gusto mo, eh sige, Monday, Tuesday. Ito na kayo araw-araw, di ba? Pero sayang na sayang, katulad yun ni nanay. Pinagpala yan si nanay. Biroin mo, dami yung anak, di ba? Eh, nasanay na siya. Kasi meron ng sistema yan eh. Yung homeschooling yan eh. Parang wala na akong magawa. Siguro, naisip ni nanay. Wala akong magawa. Facebook na lang Facebook ah.
Sayang naman yung blessing sa kanya ng Diyos, di ba? Meron tayong place dito, may pinag-aralan siya, hindi na niya kailangan magtrabaho, kasi yung asawa niya na yung nagbabayad ng pagkain niya, di ba? Anong gagawin ko? So, naisip siguro na yun. Tumulong ko yung mga bata, nahihirapan magbasa, di ba? So, ganun lang yun. So, ngayon, pag kayo naman yung natuto, na si Jasin, ang galing na. Anong gagawin mo dun? Magpapakayaman ka na lang. Isa yun, okay lang yun. Pero, balik mo naman sa iba yun. Tumulong ka rin sa iba. So, ganun si Barnabas. In-exhort niya para yung mga tao dun sa Antioch, no, siguro kasi yung mga apostol yung magbe-preach sa Jerusalem. So, ang dami nilang alam salita ng Diyos. So, iniisip ko dito, parang kahit sa amin, sa Mother Church, sabi, pumupunta sa amin doon, mga Amerikano pa, galing pa ng Amerika. Ano ni Pastor Lito yun, mga kaibigan. Pupunta lang dito, mag-preach lang yun, tapos uuwi na. Magkano ginastos nun? Diba? Sa pamasahe pa lang, sa pagod pa lang. Pero pupunta yung para lang exhort yung kapatiran sa Pilipinas. So, ganun din tayo. Last year, pumunta kami ng Masbate. Alam nyo may Masbate? Hindi nyo nga alam yun. Di ba? Ako rin dati. Hindi ko alam yun eh. Pero nakita namin yung gawain doon ni Pastor Michael. Nakakatuwa din. Nagpapatuloy sila. Ganun yun ang church. Yun dapat natin gawin. Nagpapatuloy yung iba. Tayo, okay na tayo. Gusto natin iba naman na nagpapatuloy din. Men, nakasunod pa ba kayo? Mabilis yung pacing natin eh. Ano ko rin kayo eh. Napakiramdaman ko kayo. Okay, sabi dito, next, ano nangyari? Ayan na nga, exhorted them that with purpose of heart, they would cleave unto the Lord. Okay? Ang laman ng preaching, di ba, si pastor, nag-preach, di ba? Ito niya, lagi natin may preaching tayo pag Sunday. Lagi naman. So ngayon, meron din. So, naman daw ng preaching ni Barnabas is that with purpose of heart, they would cleave unto the Lord. Ano yung sabihin nun? So, sabihin nun, sinasadya nila pag sinabing purpose of heart. No, sila ay manatili pag sinabing cleave. Ano yun? Yung sinabi kay Adan at Eva yan eh, di ba? Ang isang lalaki at babae, iiwanan niya ang kanyang magulang. Pag nag-asawa kayo, iiwanan niyo yung magulang nyo, di ba? Tapos kayo mag-asama ng asawa mo. Pag sinabing cleave ngayon, ibig sabihin, kayo na talaga, wala nang hiwala yan yun. Okay, so ngayon, pag sinasabi ditong cleave unto the Lord, ano yung sabihin nun? Kung dati ka sumasamba siya sa Diyosan, ayaw mo sa Bible, ayaw mo sa church, minsan tinatamad ka, ganun ang Kristiyano, laging pinapaalalahanan. Yan ang sinabi ni Barnabas sa kanila. Huwag na kayo umalis sa church, huwag na kayo umalis sa Panginoon sa pagbabasa ng Bible. Lagi na kayo dito, yun yung sabi niya. Amen? So, ganun din ginagawa sa atin lagi. Medyo dinescribe lang si Barnabas, sabi, for he was a good man. So, obviously, yung sinabi niya dito sa mensahe niya, maganda kasi he was a good man. And full of the Holy Ghost and of faith. Okay, at ano nangyari dahil doon? And much people was added unto the Lord. So, marami na nga sila, binisita pa sila ng preacher from Jerusalem. Diba, nag-soul winning marathon pa sila doon. Diba, syempre, ilang linggo sila doon, sigurado eh. So, ang daming nadagdag sa Panginoon. So, ganun din tayo ngayon. So, lagi, diba, buti nga sinasamahan nyo kami. So, pag medyo matagal na tayo, ganun lang lagi, samahan nyo lang kami doon. Siguro naman, di na makakaya sa inyo, diba? Mas busy pa kayo sa amin, di naman siguro, diba? So, kahit busy tayo, soul winning tayo, bakit? Para maligtas din sila. So, pero maganda, pagandong kayo, uy, sino ba to? Parang kilala ko itong kasama niya. Oh. Ah, taga rito pala. Oh. So, medyo nakakahata kayo. Ganun yun. And then, kung maligtas lahat ng taga-bay, hindi naman lahat yan eh. Lagi naman ganun. Walang lahatan eh. Personal kasi yan. Diba? Pero, mas maraming may dadagdag sa Panginoon. Okay? Hindi lang sa church. Kahit hindi sila mapunta dito, at least naligtas sila. Pero maganda, madagdag din sila dito para sila ay ma-feed 3 times a week. Hindi nga lang 3 times, 4 times, meron kami online. Tapos syempre, magbasa ka. Okay? Imagine nyo ba yung mangyayari sa Baybay Sapat? Hindi lang sa Baybay Sapat, sa San Mateo, sa Pilipinas, kung lahat mananampalataya, walang corrupt na official. Diba?
Ang unlad natin, sigurado. Tuwan-tuwaan Diyos sa atin. Okay, so much people was added unto the Lord. So umalis na ngayon si, ano, umalis si Barnabas, na-fulfill niya yung kanyang gagawin. Pero sabi dito, medyo ibang kwento na naman to. Sana siya pumunta. Then departed Barnabas to Tarsus for to seek Saul. Okay? So sino ba si Saul? Nabanggit ko kanina sa inyo si Stephen. So si Saul is yung chapter, anong chapter yon? Yan, sa 9, siya'y tinawag na ng Panginoon. At inalalayan na si Ananias, and then later si Barnabas. So kilala niya na si Saul. Pero ngayon, for hindi naman sinabi kung bakit, so siguro naalala lang niya si Saul. Si Saul po ay kinuwento niya sa ibang kanyang epistle, sa Galatians yung isa. So hindi agad siya nagpatuloy sa Jerusalem. So medyo na ganun pa siya, nag-soul search siya ata siya, parang ganun. Nag-research siya siguro. Tinitingnan niya talaga kung gaano katotoo yung tinanggap niya pananampalataya. So naging positive naman niya the latter end. Pero anyway, hinahanap siya ni Barnabas. And when he had found him, he brought him unto Antioch. Okay? So siguro, dahil yung magandang victory, diba, nangyari kanina, dami nang tumatanggap sa Antioch. Diba? So kahit sa ngayon po, yan, pinag-uusapan niya ng mga missionaries. Meron kaming grupo dito, sinasama yung BMP. Alam niya yan, alam ni yung pang leader namin, si Pastor Edwin Tan. Alam niya yung ano yung mabungang lugar sa Pilipinas. Sinasabi nila yung Bicol, medyo hindi raw ano dun. Hindi raw mabunga dun. No? Grabing sarado katoliko raw kasi dun eh. Tsaka sa may bandang Ilocos, meron din, pero ano daw, hindi raw mabunga. Alam niya yun. So parang ganito, sinasabi ni Barnabas, ito magandang ano to, kasama to si Paul, si Saul. Ang ganda, makikita mo yung lugar na to. So dinala niya sa Antioch. At importante ito actually sa ating mga King James believer. May kinalaman itong mga passages na to. Kasi makikita natin kung paano nangyari na ang Antioch naging sentro ng Christianity kahit hindi yung Jerusalem. Kasi Jerusalem, ang daming persecution eh. Ang nakabase na dyan yung mga Hudyo eh. Nung andito yung Antioch ngayon, na napakaraming mananampalataya, konti yung mga kalaban, ano mangyayari dyan? Pag maraming kalaban, mahirap gumalaw, di ba? Pero pag maraming kakampi, konti yung kalaban, ano mangyayari sa inyo? Parang kahit sa inyo, sa palayan, maraming peste, mahirap yan. Makakatanim ka, may bunga, pero konti. Pero pag talagang hinanda mo yung place, handang-handa yung place para sa kung ano man yung agriculture na yan, di ba? Magiging mabunga. So ganun yung Antioch. Handaan niya, mga bata. Ha? Yung place na yan. So dinala si Paul or si Saul sa Antioch, ang sabi dyan, it came to pass that a whole year they assembled themselves with the church. So si Barnabas at si Paul ay talaga nagstay na sila sa Antioch. So siguro, hindi sila taga doon eh. Pero may dahilan yan. At makikita nga natin dito, sabi dito, and taught much people. So imagine si Paul, di ba, ilan yung sinulat ni Paul? Napaka ano nitong si Paul. Napaka nakalimutan ko yung number 14 ba yan o alam. Nakalimutan ko lagi. Pag kasama yung Hebrews 14, di ba? So si Paul napaka-central siya ng Christianity. Okay. Napakagaling nito, napakahusay na missionary. So tapos nagpagal siya sa isang lugar lang ng isang taon. Ano mangyayari doon? Ang daming madidisciple, ang daming matuturuan. Kaya anong nai-picture nyo doon? Parang isang palayan yan na talagang uusbong yan. Diba? Sasagana. Spiritually and the disciples. Kaya sinabi dito, and the disciples, yung disciples, yung mga nananampalataya kay Jesus, dito sila unang tinawag na mga Kristiyano. So ngayon alam natin, Christian. Ah, basta naniniwala kay, dito lang sila sa Antioch, unang tinawag ng Kristiyano. So nakita niyo yun, yung progression. Una, meron dong, una may mga nag-soul winning lang, tapos sinuportahan ng sending church, tapos nilagay pa rin yung pinakamatinding missionary, guturo, eh talagang namunga. So ganun po yung prinsipyo dyan. Amen? So ganun din tayo, kaya ang nai-picture ko sa inyo, sana magtapat kayo mga bata. Eh, mga babae kami, okay lang yan. Mga babae kayo, di
Turuan niyo yung mga, ganun lang yan, makatulong kayo sa church. Ano mangyayari? May maraming, magiging malalaki din dito, baka yung magiging asawa niyo, di ba? Sana matino yan. Kikilatisin natin yan. Niwala kayo, alam na alam ko yan kasi yun ang nangyari sa akin. So, si nanay, di ba? Sila yung baptist, sila yung Catholic. So, ganun yun. Si pastor nila noon, si pastor namin. So, sila yung nag-aayos sa inyo. So, hindi minsan ginagawa ng magulang yan kasi hindi rin alam ng magulang eh. Pero yung pastor, alam niya yan. Malawak yung ano niya eh. Ang Bible yung inaaral niya. Tapos yung mga kakwentuhan niya, hindi naman kwentong barbero. Puro ministry yun. Puro ministry pinag-usapan. Kaya ngayon, alam ko yung mga kabuti sa inyo. Amen? Naniwala ba kayo sa akin? Yasin? Anong pinag-usapan natin? Pag-aasawa pinag-usapan natin. Pero yung matino, di ba? Matinong asawa, matinong buhay. Amen, nasa Panginoon. Okay? So ngayon, pag dumami na tayo dito, hindi lang tayo basta-basta magpaparami. Dapat maitino tayo lahat, di ba? Maayos tayo. Hindi natin tatanggapin yung mga loko-loko dito. Yung gusto magpaayos, tanggapin natin. Kasi kaya nung lumago sila, ganun din tayo. Okay? May picture nyo ba, Lian? Diba? Ngayon, yung mga magulang nyo, hindi nyo kontrolado yan. Pero nagpapasalamat na lang tayo sa Panginoon. Inaalaw kayo, di ba? Pero lalambot din ang puso niya pag nakita, ang bait niya yun, oh. Lalong tumatalino si Lian. Bakit kaya? Kasi puro Bible inaaral, eh. Di ba? Hindi ikaw yung puro kalokohan katulad ng mga kapitbahay mo, di ba? Na naririnig sa'yo, puro Bible. Anong ginagawa ni Lian? Ba't parang bumubuhay? Nagkakabisado pala ng Bible, eh. Sabi ng nanay mo, ang ganda naman pala doon sa church, di ba? So, ganun yan. So, doon tayo naniwa. Ngayon, medyo matagal na mangyari yan, pero still, yan yung sabi na sa Bible, eh. Yan ang pattern, hanggang ngayon, ganun ang pattern. Okay? Yan ang ating pinagtatrabahuan dito. Kung matatanong nyo, bakit may church tayo dito? Dahil dyan. Una, maligtas sila, sila yung mga disciple, karoon sila ng maayos na buhay, better, maglingkod sila sa Diyos, at marami pa rin maligtas. Yun eh. Babalik yun doon. Question ba? Pagod na ako eh. Dito na lang muna kasi ibang kwento na yan eh. Question kayo? Si Laika, buti naalaw ka na yung mama mo. May tata mama mo, no? Nakausap ko na yun. Bait naman. Ano pa? Question. Si Hannah, yun pala. Si Hannah, ayaw pang mabaptize. Ligtas ka na ba? Okay, yung baptism, ayun yung next. Ano. So, kahit di ka mabaptize, langit ka na. Save ka na eh, di ba? Pero pag ano, iba kasi yung dating yun na nagpa, hindi lang nagpabasa, ibig sabihin, nagpalubog ka, ibig sabihin, in-identify mo yung sarili mo sa Panginoon, hindi lang sa Panginoon, pati sa church. Okay, kung may duda kang walang kwenta tong church na to, huwag ka na magpabaptize. Pero kung may, alam mo may nangyayari dito, di ba? Yan, maganda yun. Mas mayiging masigasig ka niyan. Oo. Ano pa? Medyo mabilis, no? Pero ito sa Book of Acts, masagasaan natin lahat ng pwede nating maaral sa church. Question ba? Ay, ano tumatakbo sa utak nyo ngayon? Hindi kayo mabasa eh. Sorry, medyo nakapokus ako sa kanila eh. Ano? Lian. Hindi kayo mabasa si Lian eh. Question? So, unang tinawag silang Kristiyano sa Antioch. So, yan. Sige. Habang may time pa tayo, ang sinasabi ko kaninang nangyari sa Antioch, dyan nakita yung napakaraming manuscript ng ginagamit natin ngayon. Ito yun. So, hindi lahat ng Bible pare-pareho. Hindi lahat. Dahil ang panluloko, ganun, di ba?
gustong lokohin tayo ni Satan. So, siyempre, unang niya nga atakihin yung Bible. Pag nalito na tayo sa Bible, nawalan tayo ng tiwala sa Bible, hindi wala na tayo. Diba? So, kaya importante yun. Yung, yan, yung Antioch. Diyan pinakamaraming nanggaling yung mga manuscript na binuo o ginamit para sa King James. Okay, ano pa? Ano ang maisip? Ilan taon na si, ano, Chelsea? Magta 13. Tanda ko pala dito. Ah, halos kabatch kayo. Diba, September din to eh. 9 8 28 13 12 si Lian 10 ka pa lang? Alam ko 15 ka na eh. Malaking mo ba? Jana 14 ngayon lang. Diba? Sa isang taon ka dito, sunod-sunod kayo. Ikaw, 10. 11 ka na. 2 years na kasi tayo eh. Si Laika, ilang taon na? 7 ka pa lang. Pero magaling ka nang bumasa. Wow. Talino ka niya. Dapat Laika sa church. Ang binabasa mo ito. Ito, walang hangganan yung talino mo dito. Oh, niwala ka. Hey, may question kayo? Sige. Let's pray. Panginoon, maraming salamat sa nakita namin mga kwento, Panginoon, sa inyong libro, Panginoon, sa inyong sinulat dito, Lord, mga apostles, sina Barnabas, Panginoon, Peter, kanilang mga na-accomplish sa pagtitiwala sa inyo, sila'y nagtiwala, sila'y kumilos, sila po'y nag-preach, sila po'y sumunod sa inyo. At nakita namin kung paano pinagpala niyo, Lord, ng kanilang churches. Especially sa Antioch, Panginoon, na talagang dumami. At nag-focus, Panginoon, sina Paul Barnabas doon, sina mga disciple, Panginoon, dumami, naturuan. At sila nga po'y nakilala bilang mga Kristiyano dahil I believe sila po'y kitang-kita, pagiging katulad niyo sila, Panginoon. We pray na kami po'y maging ganun din. Makilala kami sa lugar na ito na kami sumusunod sa inyo talaga. At nag-iingat, Lord, na kami testimony sa aming ginagawa din po, Lord. Nag-maintain kami ng good works, ang soul winning, Panginoon. Makilala kami dito, Panginoon, na nagpaglingkod niyo, Lord. So, maraming maligtas. Mga bakabataan ito, Panginoon, sila po'y motivate niyo, Lord, na mahalin nila ang salita, Panginoon. Mahalin nila ang inyong gawain. At sila po yung papatuloy. Mangarap din po, Lord, sila ng maayos na buhay. Mas maayos po, Panginoon, na naglilingkod sa inyo, Lord. Lalaki sila. May lilingkod sa inyo, Panginoon. Kaasama kami dito, Panginoon. Kaya pong manlati, Panginoon. At bless sa bawat isa. The rest of the week, Panginoon. In Jesus' name we pray. Amen. Amen.